Bagong lahat, luma muna. Tapos na kasi yung trade deadline pero naglabasan yung mga tinatagong transaction na hindi natuloy. Dati kasi mayroong rumors na iti-trade ng Lakers si LeBron. Kaya sumagot agad nun si Rich Paul na sabi niya walang balak humingi ng trade itong si LeBron, kaya naging palaisipan naman yung sagot niya. Hindi naman kasi siya sasagot basta-basta nang walang dahilan. Nangyari kasi yun nung nag-post si LeBron ng cryptic message na hourglass. Noong mga January 31 yun, yung talo nila sa Atlanta Hawks, nagkaroon ng idea na tumawag si Daryl Morey sa Lakers para mag-inquire sa trade. Base kay Woj, agad nun sumagot si Rob Pelinka na hindi available si LeBron. Nang ginawa pa nun ni Rob Pelinka, ibinalik niya yung tanong kay Daryl Morey kung available ba si Joel Embiid sa trade. Doon natapos yung conversation nilang dalawa. Ang ginawa pa nito si Daryl Morey at ng Sixers, tinawagan naman ng Suns kung gusto nilang i-trade si Kevin Durant. Hindi rin available noon. Tinanong din nila kung available either si Booker or si Bradley Beal na pwede nilang daanin sa trade. Hindi rin pwede. Nakuha ng Sixers sa trade naman si Buddy Hield at si Campaign, imbis na si KD at si LeBron. Parang nangiinis kasi yung dating ni Daryl Morey noon sa mga tanong niya sa Lakers kung iti-trade nila yung mga big star nila. Pero sabi nga sa commercial, hindi naman bawal magtanong. Based din kay Woj, ang Golden State sumubok na makipag-trade sa Lakers para kay LeBron at maipartner kay Steph. Ito ang sagot ni Rich Paul dati pa na hindi interesado si LeBron na matrade or gusto niya magstay sa Lakers. Kinausap din di umano si Jeannie Buss regarding doon ng Golden State. Ang sagot ni Jeannie Buss, hindi interesado ang Lakers na i-trade siya. Tinanong pa ni Jeannie Buss si Rich Paul kung ano ba ang pakiramdam ni LeBron sa sitwasyon ngayon ng Lakers. Ang nagre-recruit kay LeBron ay si Draymond, na di umano nag-send pa ng text message kay Rich Paul na kumbinsihin si LeBron na makipagsanib puwersa sa kanila sa Golden State. Kasi business partner pa rin si LeBron at itong si Draymond, kaya pala lagi magkasama yung dalawa. Tinanong pa ni Joe Lacob si Draymond or humingi pa siya ng advice bago tawagan si Jeannie Buss regarding sa trade kay LeBron. So hindi nangyari yung trade, pero ang nangyari, lumabas yung report na yan base kay Woj. Dahil prior dyan, may report si Mark Stein na may dalawang teams na willing kunin si LeBron sa free agency kahit pa sinabi ni LeBron na gusto niya mag-retire sa Lakers. Binanggit yun ni Mark Stein 2 days ago bago nilabas naman ni Woj yung report niya ngayon. So kung dalawang team yun, Golden State at Philadelphia yung lumabas ngayon base sa report ni Woj. Ang Sixers merong salary cap. Ang Golden State nakadepende kung isasign nila si Klay Thompson. Dahil sinabi ni Klay Thompson noong nakaraan naman, willing na siyang magpababa ng role sa team para makapagstay sa team. Hindi na rin maganda ang reception ng mga analyst, scout at GM kay Bronny sa college. Projected, hindi nga siya madadraft at sinabi pa nga magstay pa ng isang taon. Dahil lumabas ang report regarding nga dito sa nire-recruit ni Draymond si LeBron, ang chance naman doon kung sinong team ang kukuha kay Bronny sa draft, doon posibleng lumipat si LeBron. At doon pwedeng magpabago sa isip ni LeBron na umalis ng team sa second part ng season. Dahil yung ibang mga teams nagre-ready na yon ng kanilang stand sa draft at sa next season. Kahit sabihin pa natin hindi tapos yung season ngayon, 2 years forecast at business model na meron yung ibang teams. Mauuna din ang NBA draft kaysa free agency. Kung saan naman si LeBron ay mayroong player option. Pwede niyang tanggapin yun, pwedeng hindi. So nakadepende pa yun. So aabangan dyan yung free agency ngayon.